Good day everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlogmas, today is vlogmas day 14 and now sasama ko kayo sa aking online class. So ipapakita ko sa inyo ang aking online class routine. Now it's already 7 o'clock, 7 a.m. and my online class is going to start at 7:30 and wala pa akong almusal. So magpapainit muna ako ng tubig, then iinom lang ako ng kape, then start na tayo sa ating online class. Guys, so ito na yung kape natin. Nakapagtimpla na ako, then bimili ko ng pandesal. And then also bimili na din ako ng champurado, and then nilagyan ko siya ng powdered milk. And kakain muna ako kasi masisimulan yung online class ko. Yeah. Now guys, update ko muna kayo, and wala pa naman si ma'am. I mean, nandito na siya pero ano, wala pa siyang ibang pinapagawa and all. Kasi ano, meron na siyang binigay sa amin na module 6 to 14. So pinapabasa niya na sa amin yon. Then, kada module is meron siyang, excuse me, meron siyang ano, post activity and also evaluation, every module siya. And then, at the end of this semester, ayun nga, yung about sa portfolio namin, tinanong ko na kasi malapit na yung finals. Yung finals namin sa kanya is, hindi na siya written exam. Ano, ang gagawin na lang namin is, magpapasa kami ng portfolio. And every module, we should provide a summary ng every module and also a reflection paper. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bali 9 summaries and 9 reflection, and pasahan niya na is January, first week of January siguro. So ayun, babasahin ko muna yung module 11 pa lang ako guys, kasi nga nagkasakit ako and then hindi ko na asikaso yung mga school works and all, kaya ayan, nagagahul tayo ngayon sa oras. So, this module 11 is evaluation model. Ayan na, may nag-chat na. So, start na muna ako, then update ko kayo later. So, guys, start na aming klase. Na good morning na ang aming professor. Then, let me answer first the question of Ken. Ayaw mag-focus. Kaloka. Ayan, sabi niya, let me answer first the question of Ken. Nagtanong kasi ko sa kanya about sa aming module and portfolio. And then, ayan, ang laman is module 6 to module 14 yung unta ng portfolio namin. And yeah, start na ng klase namin guys. So, eto pala yung ginagamit ko is Chromebook na Asus. And eto yung table ko. Tapos dito, gunting, pencil pen, and also yung ball pen ko. Then dito yung mga notes ko. Tapos, ayan.
ng cellphone. Tapos etong kit na box na to is lalagyan ko ng mga charger o yung ball pen ko. Charger, earphone, and everything. Ayan. Dyan. Tapos ayun yung bag ko. Tapos ayan, bag ko din yan. Nakatali. So, start na ng klase namin. So, yeah. So, now guys, tapos na ating first subject. Hanggang 9 lang kasi siya, 7:30 to 9. Then, message na aming dean. So, ang schedule namin kay dean is magbabasa lang ngayon ng module. Well, dun sa first subject namin, nagkaroon kami ng text-based recitation. Oh, update ko lang kayo, it's already 9:04. And yun. So, guys, second period na namin, which is kay dean. And ang gagawin namin ngayon is babasahin namin yung Module 6, Lesson 2. Then, meron kaming sasagutan dito na... ang sasagutan namin is, wait, let's strengthen it. Wait lang, guys. Oh, tagal. So, ayun, yung let's strengthen it, submit the output to class secretary who will compile it in just one word file to be submitted on Thursday. So, submitted siya to Thursday, pero nagawa ko na siya. So, eto na yon yung Kahoot game. So, ang napili kong subject is science, which is more focused on solar system. So, I would also like to remind you our quiz number 2 this coming Thursday. Yung coverage ng quiz number 2 namin sa Thursday is Module 5, Lesson 4 to Module 6, Lesson 1 and 2. So, yun. I-compile ko muna sa Word yung ginawa kong Kahoot. Then, ayun, ipapasa ko na agad kay Ninya para okay na tayo dito sa subject na to. Then, review na lang tayo for our quiz. Okay now, so guys, tapos naman na tayo sa ating ginagawa sa school. I mean, tapos ko na yung Kahoot, then nabasa ko na yung Module 11, and later yung Module 11, sasagutan ko na lang siya. Tatry ko na siyang sagutan mamaya kasi up until hanggang Module 14 pa yung hindi ko nasasagutan, and kailangan ko pang gumawa ng summary and reflection for finals. And ayun, so ano muna tayo, break muna tayo dahil masakit na sa mata. Masakit na yung mata ko guys kasi kanina pa tayo yung 7:30 nakatutok dito sa computer. And ayan, 10 o'clock na. Then ano na tayo, next subject na ulit tayo, which is science ata or yung social studies. Wait, let me check with my schedule. Wait lang. So, today is Tuesday. Okay, 10:30. Tayo mag-focus. Basta 10:30 to 12, si Ma'am Napay na teaching science in elementary na tayo. And wala naman tayong Google Classroom. Walang Google Classroom. Wala tayong Google Meeting for today. So, sa Thursday, ang Google Meeting natin is si Ma'am Unsay, then quiz kay Dean, at saka Google Meeting ulit kay Ma'am Napay naman, presentation. So, ayun, papahinga lang ako, then I'll be right back. Now, guys, that we are done with our online class. Actually, hindi pa tapos, mamaya ko siyang 12, pero it's already 11:30 and wala naman kaming gagawin sa science for today. Eh, natapos ko naman na yung revision ng aming structure and also the APA format that given by me, assigned by me. So, wala na akong gagawin ngayon. Pero madami pa akong schoolworks na kailangan tapusin sa ibang subjects. Pero, I will end up this video right now. But before that, oh my God, what? But before that, wait lang, baka hindi ako kate.
Before that, before I end this video, let me give you some tips and advice para hindi kayo ma-board sa online class niyo. First is time management. Kailangan time management sa oras ng klase. I mean, 'di ba meron mga given time yung bawat subject. So gawin niyo na yung mga dapat niyo gawin sa oras na 'yon. Then afternoon, pwede na kayong mag-rest para hindi masyado masakit sa mata. Tapos don't stress yourself too much para hindi din kayo mag-overfatigue, kasi kapag ka ginawa niyo din ng biglaan yung mga kailangan niyo gawin, is not healthy din 'yan. So hindi din healthy yung procrastination, pero karamihan sa mga estudyante ngayon ay ginagawa 'yon, like me. Pero wag 'yon, please. And ano pa ba? Do advanced reading na din sa mga modules, kasi yung ibang professor is nagjo-jump sila into other modules agad. And advice ko lang is read. So ayun lang, kahit hindi ko naman masyadong ginagawa yung mga yun, at least nagbigay ako sa inyo ng mga tips and also advices. So yun, ayun lang, ito lang yung ginagawa ko kapag ka online class. And hindi pa agad ako naliligo, kaya hindi pa buhay na buhay yung energy ko. Pero after nito, magpapahinga lang ako, kakain, then maliligo na din ako. So I will end up this video right now. So thank you so much for watching this video. I hope you like it. Give me a thumbs up, subscribe on the YouTube channel, and don't forget to click the notification bell to keep more updates on my video. So yeah, I hope it helps. Bye! See you on my next vlog.